Kaya sisiguraduhin nila, yun ang kwan dito eh. Yun ang delikado rito, mga kaibigan. Yan ang dahilan kung ba't hindi sila bababa sa pwesto. Tandaan ninyo yan. Ha? Pipilitin nila. Lahat ng paraan gagawin. COMELEC na nga, nababahala, di ba? Bagay, ang pagkabahala ng COMELEC dyan, pag di natuloy ang eleksyon, wala silang kita. Ha? Eh pero sa kanila na nang gagaling eh. Oh, meron daw nagsusulong na no election. Bakit? Eh pipilitin eh. Mga kaibigan eh. Diba? Kaya may mga federalismo kung ano-ano. Tapos may gulo ngayon sa Mindanao. Ha? Ginagawa, palalakihin nila yan. May mga statement na ngayon itong si Digong nyo. Ha? Kunyari pa na. Gusto niya raw kapayapaan. Naku po, mga kaibigan. Baliktad ang mga sinasabi nito. Sanay na tayo eh. Nabantad na tayo eh. Ang sa atin na lang eh, inaantay lang natin. Matuloy lang ang eleksyon. Matatapos din ito. Di ba? Siguradong sigurado yan. Tapos na sila eh. Magkakalasan ba yung ibang partido? Kung hindi, naninigurado na yung iba eh. Di ba? Sapagkat alam nila, kiss of death. Kung sino man ang basbasa ni Digong nyo, mga kaibigan, eh siguradong talo yan. Kaya nagkakalasa na para masiguro na nila yung kanilang interest itong mga politikong ito sa susunod na eleksyon. Alam nila mabahong-mabaho ito. Ha? Eh kaya lang, nakikinabang, tapos na silang makinabang dito. Nakinabang na sila para dun sa susunod, ha, eh, puposisyon na naman sila para makinabang na naman sa susunod na administrasyon. Kung magkakaroon ng totohan ng eleksyon, mga kaibigan, at matutuloy ang eleksyon, sigurado na yan. Pero, syempre, lahat gagawin. Kaya nga, meron tayong ibinalita na no na napalathala ito sa pahayagan na sa 2022 election eh merong mga Manchurian candidate, hindi lang isa. Ha, ibig sabihin hindi lang daw isa ang Manchurian candidate na patatakbuhin ng China. Ang ibig sabihin noon, yung kandidato magsisilbi, ha, laban sa interes ng kanyang bansa. Yun ang katumbas ng Manchurian candidate na ibig sabihin. Ha? Kaya siya tatakbo ay laban sa interes ng kanyang sariling bansa. Ha? Pabor sa interes ng mga dayuhan katulad ng China. Oh, eh di ba yung Manchuria? Yung Manchuria eh, sa China yan eh, di ba? Dati yan eh, Korea yan eh. Oh, nasinakop na rin ng China yan, mga kaibigan. O kaya tinawag yan na Manchurian candidate. Marami yan. Yung pinalalabas ng survey na mga leading candidates, ha? Pagka hindi kandidato ng China, hindi ka kasali rin sa survey. Ang isinasali ng survey na mangunguna ay mga kandidato ng China. Para malito ang taong bayan, aakalain ang taong bayan na pati yung kandidatong si ganito na nakasali ron, ikwan yun, talagang ano yun, kabilang sa mga leading candidates. Pero ang totoo, ang mga palilitawing leading candidates, inilabas na nila ito eh, nakaraang buwan, mga kaibigan. O, bago tayo magkasakit, di ba? Nilabas na yan eh. O, kung sino-sino, sila Grace po, di ba? O, nagsalita ba yan laban sa China? Eh, trabaho nila yan. Hindi ba, ang pagdidesisyon, mga usapin na may kaugnayan sa mga treaty, ha? Eh, di ba? Kasali ang
ang Senado dyan na may kapangyarihan. Pero hindi nila ginagamit yan. Makikita mo mga Manchurian candidate, si Pacquiao. Oh, sa Maynila, inakaupo mayor. Ha? Manchurian candidate. Nakita niyo bang nag-assert yan ng ating karapatan? Eh, tayo yung mga Pilipinong pare-pareho. Di ba dapat lahat tayo iginigiit natin ang karapatan ng bansa at ng mamamayan laban sa China? Sapagkat interest na natin ito. Sarili na natin ito. Wala nang parti-partido rito dapat. Dapat lahat nagigiit ng karapatan. Dapat lahat ay nasa likod ng ginagawang malasakit nitong si Justice Carpio. Oh. Alam niyo ngayon ha, bantayan niyo mabuti. Talagang sisikapin nila na hindi matuloy ang eleksyon. Yang gulo sa Mindanao. Oh, katulad na sinabi ng COMELEC. Pwede mo lamang i-suspend ang eleksyon, ha? Hindi mo pwedeng kansilahin ang eleksyon. Yan ang naayon sa batas. Kundi pwede mo lang i-suspend pagka merong hindi maiiwasang mga pangyayari, talagang force majeure. Ha? Yun yung sinabi nila. Oh, mga kaibigan. Eh, pag sinabi mong force majeure, talagang yung katulad yan ng ano ng mga kalamidad na hindi mo mapipigil, di ba? Oh, wala ka na magagawa dyan sa kalamidad pag lumindol. Pwede mo bang pigilin yung lindol? Ha? Yung bagyo o anumang kalamidad, force majeure, yun ang katumbas. Ha? E kaya lumilikha sila ng iba't ibang senaryo para malito ang taong bayan. Pero isa lang ang objective. Isa lang ang layunin. Ang layunin ay maihanda ang kanilang sarili na manatili sa pwesto. Lahat yan ay ginagawang paghanda para hindi sila mawala sa pwesto. Oh, pwedeng ituloy ang eleksyon, pero kapag nakita nilang talo na sila, gagawa ng iba't ibang senaryo yan para maantala ang mga bilangan sa iba't ibang lugar. Sasabihin, may gulo ron. Walang resulta ang eleksyon. Pwedeng magkaroon ng resulta dito lang sa Metro Manila. Pero pagdating sa mga malalayong lalawigan na, wala nang resulta ng eleksyon. Sapagkat gumawa na sila ng gulo. Maraming pwedeng gawin. O, di ba, lililito tayo, may federalismo. Ano yan eh? Puro yan mga distraction. Para ang taong bayan malito at hindi mabasa ng taong bayan kung saan talaga ang direksyon na tutumbukin itong administrasyong ito, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, ngayon, alam nyo, itong military na nagsisipsipan kapalit ng pagtataksil sa bayan dahil sa pakinabang nilang pansarili, balang araw pagsisisihan nila yan eh. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo ha. Alam nyo, kanino sila dapat magpasalamat? Magpasalamat sila. Merong kamukha nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Ha? Huwag nyong maliitin ang nagagawa ni Senador Antonio Trillanes. Alam ba ninyo kung ano yun? Ito ha, ako lang magsasabi nito sa inyo.
dapat magpasalamat ang militar sa kanya. Yung mga sipsip ha, yung mga nakikinabang, siyempre napupuwesto sila eh. Oh. Unang-una nilang dapat pasalamatan si Trillanes. Diyan sila merong malaking utang na loob. Bakit? Kaya sila binubusog ni Digong nyo para hindi sila sumama kay Trillanes eh. Hindi ba? Kasi totoo lahat ang sinasabi nito eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Oh, eh sino-sino kumbaga eh. Iisa lang ang balahibo niyan eh. Ha? Nagkakaintindihan niya. Alam nila na totoo ang sinasabi ni Senador Antonio Trillanes. Kaya dapat nagpapasalamat ang ipagpapasalamat nila kay Senador Trillanes. Kung wala si Senador Trillanes, hindi sila kailangan ni Digong nyo. Mga kaibigan, hindi sila magkakapuesto. Kaya sila binubusog. Kaya sila binibigyan ng pwesto, ng pakinabang. Mga kaibigan, ha, sa takot nito na baka ma-impluensyahan ni Senador Antonio Trillanes itong mga nasa military at nasa pulis. Oh, pero yung katotohanan na naki-Trillanes, mga kaibigan, eh ipinagpapalit nila sa pakinabang. Bagay na darating ang panahon, pagsisisihan nila yan dahil pati pamilya nila ay magdudusa dyan sa kanilang kataksilan ngayon na ginagawa laban sa bansa at mamamayan. Pero alam niyo ba kung ano dahilan ba't umatras si Presidente Digong nyo sa debate? Ito ho. Ako bakla ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Sa bayan ko ay isa ang nabi. Dito'y wala ang pagpupunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.